Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa inyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose, at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa namatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalanlangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pook, lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy. Tinangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng magandang gabi. Ngayong araw na ito, atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng mga banal na sanggol na walang kamalayan. Banal na sanggol na walang kamalayan. Sila yung mga walang muwang na sanggol na pinagpapatay ni Haring Herodes, yung mga tinatawag nating Niños Inocentes. Sabihin nyo nga po, Niños Inocentes. Pinapatay sila ni Haring Herodes
nang malaman niya na mayroong sanggol na isinilang na magliligtas ng sanlibutan. Nais ko po ninyong imaginin ang senaryong ito. Imaginin ninyo po ha, sa inyong isip ha, o walang pipikit, ha? Kasi baka makatulog kayo ha. Imagine niyo, lagyan niyo ng picture sa isip niyo yung sasabihin ko. Okay po ba 'yon? Imagine niyo ang isang silid o kwarto. Siguro ganito kalaki. Yan. Tinlaki ng ating simbahan. Sa silid na ito, mayroong mga tao. Siguro ganyan din kadami katulad natin ngayon. Nandito tayo sa silid, nakasara ang pinto, walang bintana. Madilim, hindi po ba? Pero sa loob ng silid, sa gitna nating lahat, mayroong kandila. May kandila sa gitna. At sa kandila na yon, mayroong apoy na nagbibigay ng liwanag sa ating lahat. Na-imagine nyo po ba yon? Na-imagine nyo? No? Pag walang kandila, ano pong itsura ng kwarto? Madilim. Makakakilos ba kayo? Hindi. Kasi hindi tayo sanay sa dilim. Tama? Hindi tayo sanay sa dilim. Kaya hindi tayo makakakilos. Pero kapag may ilaw, may kandila, makakakilos tayo. Di ba? Tayo, hindi tayo sanay sa dilim. Ang sanay lang makakita sa dilim ay yung mga sanay sa dilim. Sinanay, paano may ilaw? Wala ngang ilaw. Di ba? Kapag sanay ka sa dilim, alam mo, kaya mong kumilos sa dilim. Tama? Diba? Parang may ilaw lang yan eh. Patayin mo yung ilaw, wala kang makikita. Pero pagtagal na, habang tumatagal, ay, parang nakakakita ka na sa dilim, hindi ba? O, balik tayo doon sa ini-imagine kanina. Mayroong ilaw sa gitna, may kandila. Biglang mayroong pumasok na tao na gustong hipan o patayin ang ilaw mula sa kandila. Pag namatay ang ilaw, ang mangyayari sa mga tao, pwedeng madapa. Tama? Pwedeng magkasakitan tayo kasi hindi natin nakikita. Tama? Pwede tayong magkamali o makagawa ng mali kasi hindi mo nakikita. May taong pumasok na gustong patayin ang ilaw, gustong hipan, pero mayroong tao na nagprotekta para wag mapatay ang ilaw. Nilagyan ng salamin, parang ganito, para wag mahipan, tinakpan, para hindi mamatay ang ilaw. Mga kapatid, parang ganito. Yung senaryong naisip ninyo, parang ganito yung ginawa ni Haring Herodes. Gusto niyang patayin si Jesus. Si Jesus na isinilang para maging ilaw ng sanlibutan. Yan po yung sinasabi ni San Juan sa ating unang pagbasa. Ng ating Diyos ay ilaw ng sanlibutan. Parang ganyan ang ginawa ni Haring Herodes. Gusto niyang patayin yung ilaw. Bakit? Dahil sa inggit. Inggit na baka siya ang palitan ni Jesus na maging hari. Ganid. Bakit? Kasi ayaw niyang ibisuko ang kanyang pagiging hari. Nabalitaan kasi niya na mayroong sanggol na magiging hari ng sanlibutan. Para kay Haring Herodes, hindi pwede yon. Siya lang ang hari. Kaya ang ginawa niya, pinahanap niya ang sanggol para patayin. Ngunit,
mayroong taong nagprotekta para huwag mapatay ang ilaw. Sino ang mga yon? Sino? Si Jose at si Maria. Very good. Ang mag-asawang Jose at Maria. Pinrotektahan nilang huwag mapatay ang ilaw na si Jesus. Dinala nila sa Ehipto dahil yun ang utos ng Diyos. Sinunod nila ang Diyos at doon naligtas na protektahan ang ilaw. Alam niyo po, parang ganito rin sa ating mga sarili, araw-araw. Araw-araw, mayroon tayong ilaw na nagniningas sa ating mga sarili, sa ating mga puso. At araw-araw, meron ding Haring Herodes sa loob ng puso natin na gustong patayin ang ilaw na ito. Kailan nangyayari yun? Tuwing gumagawa tayo ng masama. Tuwing naghahasik tayo ng dilim. May Haring Herodes na gustong patayin ang ilaw na nasa atin. Pero meron ding Maria at Jose sa ating mga puso. Ito yung nagpoprotekta para huwag mapatay ang ilaw na nagmimingas sa atin. Kailan nangyayari yun? Sa tuwing iniiwasan natin ang kasalanan. Sa tuwing iniiwasan nating magkasala, napoprotektahan nating huwag mamatay ang ningas na ilaw na nasa atin. Yan ang gampanin ni Jose at ng ating patron na si Maria. Nagdiriwang tayo ng ika-anim na araw ng pagnonobena para sa kapistahan ng ating patron na si Maria, ang ating Nuestra Señora de la Soledad. Si Maria, iyan ang naging gampanin. Ang protektahan si Jesus, ang huwag mamatay ang ilaw para hindi mamayani ang dilim, para hindi maghasik ng dilim, at para magkaroon ng ilaw. Mga kapatid, ito ang ipinapakita sa atin ng ating pagdiriwang sa araw na ito. Araw-araw, mayroong ilaw na nagniningas sa atin. Araw-araw, may Haring Herodes na gustong patayin ang ilaw na ito sa tuwing tayo'y nagkakasala. Pero araw-araw, meron tayong Jose at Maria na nagpoprotektang huwag mamatay ang ilaw na ito. Pero Father, paano yun? Hindi ba talaga namang mahina ang tao? Nagkakamali ang tao? Totoo, kaya nga minsan napapatay natin ang ating mga ilaw dahil sa pagmumura, sa panchichismis, sa inggit, galit, o kung ano-ano pang kasalanang nagagawa natin. Pero ang mabuting balita at ang magandang balita, meron tayong Jesus na ilaw ng sanlibutan, na siyang magpapanatili na magkaroon tayong muli ng ilaw sa ating mga puso. Yan naman ang gampanin ni Jesus, ang iligtas tayo mula sa kadiliman, ang iligtas tayo mula sa pagkasadlak sa kasalanan. Kaya magandang ating pagdiriwang, sapagkat ito'y paalala sa atin na huwag nating hahayaang manaig ang kasamaan. Meron tayong Maria at Jose na magpoprotekta ng ningas na ilaw sa ating mga kalooban. Amen.